Morning. Good morning. Good afternoon, good evening. So while waiting for Inday Ngabel, meron siyang kinuha. So mag-uusap muna tayo, no, about bakit nandito ako sa city, anong ginagawa ko dito. So ang ginagawa ko po dito ay mahaba-haba po yung gagawin ko dito because of my checkup. So ayan, I will take off. So dalawa yung mask ko, the N95, kasi papunta na naman kami ng hospital, and itong isang mask. So ayan, para klaro, laban lang tayo kasi ganito talaga ang buhay. Ang importante po, humihinga pa tayo. At saka alam ko naman talaga na bawat tao, bawat isa sa atin ay iba-iba po yung dinadamdam ng mga problema sa buhay. Ang importante po ay huwag tayong mawala ng pag-asa, pananalig sa ating Panginoon, sa ating Poong May Kapal. Kasi alam ko na tutulungan talaga niya tayo. Basta ang ating puso po ay very mapagkumbaba, talagang nagsasabi tayo ng katotohanan lang, at wala tayong ginagawa na masama sa kapwa natin. So yun. And then 1 week, mga 1 week mahigit ako dito sa Cebu City. So actually maraming salamat, kasi marami pong nag-offer sa akin ng titirhan doon sa main Cebu City. May mga condo na nag-offer. Maraming salamat po. Ay meron akong 4 na offer na doon patirahin sa mga condo nila. Pero maraming salamat po. Hindi naman mas komportable ako dito kay Inday Ngabel, kasi malapit lang din ito sa aming office, kung saan while waiting for my schedule, ganyan, makapag-report pa ako sa office para maano yung ating mga, kasi nga I am connected sa isang training center na nagtuturo po kami ng Korean language. So yun, sa mga hindi po alam, so yun yung ating pakay bakit nandito po ako sa Lapu-Lapu City. And then yung check up ko po ay sa Cebu Doctors University Hospital, kasi yung nire-refer sa akin na doctor, ng nire-refer ng aking sister at heart, kasi marami akong mga kaibigan dito sa Lapu-Lapu City, at merong isang talagang pamilya na parang pamilya ko na sila, kasi nandyan sila sa akin aside kay Inday Ngabel and the rest of my friends here in Lapu-Lapu. Sila yung nag-refer sa akin sa kay Dr. Jerry Tan Chong Bing. So yung meron siyang clinic sa University of Cebu Medical Center, and then meron din siyang clinic doon sa Cebu Doctors University Hospital. Pero doon ako pinapunta sa Cebu Doctors University Hospital, kasi nandun yung test na kailangan sa akin, yung PET scan. And then bakit ako nagpapatest? Bakit ako nagpapa-check up? Because it's been 4 years already na umuwi ako ng Pilipinas since 2018 June. Hindi po ako talaga nagpapa-check up, at kailangan sa case ko, which is I am a cancer survivor. Ang name pala ng cancer ko is synovial sarcoma. Ang spelling ng synovial is S-Y-N-O-V-A-L. Synovial. S-Y-N-O-V-I-A-L. Synovial sarcoma. S-A-R-C-O-M-A. Sarcoma. So, kailangan dapat magpapacheck up ako is yearly. Pero, buhat ng alam naman talaga natin na busy din ako. So nakaligtaan ko po yung mga bagay na yon, which is hindi siya pwedeng ipagbahala, kasi nga para malaman ko kung ano yung sitwasyon, kung ano yung, so ngayon na trigger itong check up ko, it's because actually pinlano ko na talaga ito last year na kailangan kong mag-ipon, kasi alam ko pag check up may medyo malaki-laki yung ating gastusin. So pinaplano ko na to lahat. Nag-ipon na po ako last year.
So ito na po, and na-trigger din itong check-up ko. It's because of the pandemic, because of the vaccination, na hindi talaga ako magpapavaccine pag hindi ako nag-undergo, hindi pa ako na-check up ng doktor. So ito na po, and maraming salamat kasi maraming nag encourage sa akin na kailangan mo na talagang magpapa-check up para malaman natin. Kasi nga yung feeling ko talaga is, since bakit hindi mo na ako magpapa-vaccine, because sinasabi ko na yan, gumawa na ako ng video dati na may problema ako sa aking paghinga. The first day pagkatapos ng aking operation, way back 2015, na 'di ba, yung operation ko talagang dalawa yung operation ko, and medyo malapit siya sa aking lungs, and malapit sa aking heart. Siguro may mga, hindi ko lang alam ha, siguro may mga arteries pang tawag doon, may mga veins or may mga ugat, may mga malaking ugat. May mga ugat siguro na naapektuhan. That is why day 1 after my operation, mahihirapan ako ng konting huminga. Mahihirapan ako ng konti in terms of paghinga. Kaya that's the reason why hindi muna talaga ako magpapa-vaccine without medical consultation sa isang espesyalista. So yun. And wala pa sinding abel. Yun. Marami pong nag-aalala. Thank you so much sa mga pag-aalala ninyo. Ganun ninyo ako kamahal. Thank you so much for loving me. Thank you so much for all your concern. At higit sa lahat, syempre kay Inday Ngabel, na kinukup-kup ako para sa check-up ko. Si Inday Ngabel yung talagang nag-drive personally, papunta at pabalik doon sa ospital. Take note, medyo malayo kasi Lapu-Lapu yung bahay ni Inday Ngabel, and then talagang nagsakripisyo si Inday Ngabel para sa akin. Thank you so much, Inday Ngabel. As in, talagang totoong kaibigan po si Inday Ngabel. Grabe. At syempre sa nag-volunteer si Etsme Emmer at saka si Reggie Ponce, na samahan nila ako, maraming salamat sa inyong dalawa na talagang dinamaya ninyo ako. Thank you so much. And kay Madam po na nagbigay po ng 25,000 para tulong niya sa aking bill, sa aking pagpapa-check up. Maraming salamat po, Madam. Hindi ko na kailangan na i-mention po yung name mo, pero unang-una sabi niya, Ate Cha, wag mo na lang i-mention kung magkano yung binigay ko sa iyo for your check up. Sabi ko, sige na, Madam, payagan niyo na ako, kasi hindi sabi, ayaw talaga niya na ipa-mention yung na ipaalam sa inyo yung ganyan. Pero sabi ko, Madam, okay lang naman siguro. Ang importante, sa pamamagitan po ng video, I am very thankful sa'yo na concerned ka din. Sa isa ako, maswerte ako kasi isa ako sa pinili niyang magiging beneficiary sa kanyang charity. Kasi yung nakaraang February 14, birthday niya. And then every birthday niya, hindi siya maghanda, kundi maghanap siya ng mga tao na karapat dapat bigyan. At this year, February 14, isa po ako sa napili niya. Kaya dito niya binigay sa akin yung 25,000. Maraming salamat, Madam. At syempre sa inyong lahat. Sa inyong lahat na nag-alala, at maraming salamat po. May advice sa akin si Tami Kikoy, sabi niya, gagamitin mo muna, Ate Cha, yung stars. Sabi ko, don't know. Kasi yung stars na yon is intended para sa ating charity. Kasi maraming mga bata po ang naghihintay right after my check-up. Yun yung susunod nating activity right after my series of check-up. Isunod talaga natin ang yung ating feeding program, kasi medyo malaki-laki na rin yung pina-impok ninyo sa akin, yung mga star senders dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka pinaghandaan ko itong check-up na to last year pa. Kailangan mag-ipon ako para hindi ako mamamroblema, kasi aside sa kasi medyo mahal talaga yung PET scan. Yung PET scan dito sa Cebu Doctors is 50,000 plus, nasa 56 or 57 mga ganyan, or 58, pero nag-request po yung doctor ko na kailangan may contrast. So ang ibig sabihin ng contrast, binasa ko kasi meron silang pamphlet na binigay yung PET scan
office ng Cebu Doc na ang ibig sabihin ng contrast ay i-compare mo sa result, i-compare mo yung original na yung original na like for example yung original na basta nandito yun wait ha ori, ang ibig sabihin ng contrast i-compare mo yung original sa hindi original. May fake ba din? Okay, sorry, nandito yun. Ang ibig sabihin ng contrast ay ayan. What is contrast? Contrast, what is contrast media? Contrast media allow the radiologist to distinguish normal pala, normal from abnormal condition. So ibig sabihin, yun nga yung request ng doktor na kailangan may contrast. So medyo yung contrast na yun, may bayad din yun. Contrast. So yun nga ang ibig sabihin ng contrast media ay i-distinguish sa ang normal from abnormal conditions sa ating katawan. These are not dyes that permanently discolor internal organs but instead help distinguish or contrast selected areas of the body from surrounding tissue by improving the visibility of specific organs, blood vessels or tissue. Ito yung kailangan ko. Itong blood vessel or tissue na dahilan kung bakit medyo nahihirapan ako ng konti na sa paghinga ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. At syempre, update ko na rin kayo sa ating mga stars. So for, yun nga, for the month of February, yung overall na na-receive natin is 1,300 plus na stars. And then for the month of March, anong date pa, almost mag half of March pa tayo, yung nalikom natin na stars na pinadala ninyo equivalent is mahigit 1,000 na rin, $1,000. So yes, so pagpasensya nyo po, uunahin ko muna yung check up ko para pagkatapos ay kung ano man po yung resulta ng check up ko, tuloy-tuloy po natin. Basta ang importante po ay humihinga pa tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang humihinga tayo, meron tayong kapasidad na tumulong. Syempre hindi ko magagampanan itong pagtulong na to kung hindi dahil sa inyo. At maraming salamat din sa tiwala, ha. Thank you so much for the trust na binigay niyo sa akin. It's really an honor for me. At yun nga, sa panahon na to, hindi niyo ako pinabayaan kasi lalong-lalo na po doon sa aking YouTube channel yung mga views ninyo. That's the reason why nakapagbayad po ako ng aking check-up. Thank you so much. At yung babayaran ko na lang sa check-up ko is galing sa sarili kong bulsa ay nasa 39,000 na lang po. Kasi nga, may busilak, may isang individual na busilak ang puso na binigyan ako ng 25,000. Maraming salamat po, madam. And syempre, ayan po, thank God. Kasi sa ginagawa kong ito, maraming tao ang talagang concern. Syempre sa pamilya ko, maraming salamat. Alam ko yung pamilya ko, nandyan lang sila. Thank you. At syempre, unang higit sa lahat kay sa ating Panginoon, maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po. Dear Lord, thank you so much sa pinagkaloob niyo pong life sa aming lahat. Inday Ngabel, maraming salamat po. Alam niyo how much I am very thankful to you, Inday Ngabel, na talagang nandyan ka sa panahon na may mga kailangan ako na hindi, like sasakyan, oo. And then, kasi pag wala si Inday Ngabel, siguro may sasakyan naman kami, pero ayaw kong umuwi pala sa Katmon kasi nga parang na-stress, ma-stress ako. So imagine niyo pag wala si Inday Ngabel, kailangan kong mag-rent ng bahay para doon ako titira. And then and yes, thank you again Lord na you provide me people na talagang mababait at understanding sa aking sitwasyon. So yun po, once again, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for this. Yes, sa mga may karamdaman dyan katulad ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Laban tayo. Bakit nandito na si Inday Ngabel? Okay na, Day? Okay kayo. Laban din na, Day. Laban lang tayo, no? Laban tayo sa buhay. Kasi ito naman talaga, kailangan nating lumaban.
And ito yung palagi kong pinasalamatan si Inday Ngabel, na talagang, yun nga, kung wala siya, talagang mahirapan ako. Kaya thank you so much. We're going to go now because Inday Ngabel is here already. Ang susunod naming puntahan ay, this is my second day. Andin na din. Diyan na, diba? Okay. So, alis na po kami. So, nag-parking lang kami kasi may importanteng ano sa Inday Ngabel doon. Sa meron siyang nagbayad. Finalu up. Nagbayad pala siya. Nagbayad. So ayan, maraming salamat po and see you on our next video. Once again po, Inday Ngabel, thank you so much. Maraming salamat po sa support ninyo. Dito day. Oo. We're going now to One Way Ramenedere. In the right side. Kailangan natin mag seat belt for our protection and thank you. Bye. Punta kami dyan. Wala na kaisipon, day. Isipon lang po kung matapos na. Yes, day. Sana hindi pa ang lagad. Yes, day. Whatever the result, yes. Laban tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yes. Basta ang importante, buhay. Laban na laban talaga. Once again, Inday Ngabel, maraming salamat po for all your kindness to me. And syempre, yun nga, yung dalawa wala dito, yung nag-volunteer, nasasamahan ako, kukunin pa namin. So, see you mamaya. Bye! Record yan, oh.